Halos buong taon lubog sila sa tubig dagat. Pero ang masayahing mga residente ng Batasan Islands sa Tubigon, Bohol, hindi nagpapawan. Kaya tara na, makitiktok muna tayo sa kanila. TikTok Dance Challenge baka mo. Hindi uurong dyan ang mga residente ng Batasan Islands sa Tubigon, Bohol. Ang kanilang dance floor, malinis at malinaw na tubig mula sa dagat. Mababa ang isla kaya pag bumabaha dahil sa high tide, ganito ang mga eksena. May nagsasurfing at nagsasunbathing sa gitna ng kalsada. Naging swimming pool na ang court na ito ng mga basketbolista. Pati bangkang dapat nasa dagat, nasa may bakuran na rin nila. Ang Batasan ang pinakamalaki sa mga islang sakop ng Tubigon. Pero gaya ng Batasan, lumulubog din at halos babad sa tubig buong taon ang mga karating isla nito. Kahit laging binabaha, may kuryente naman sa Batasan. Yun nga lang, may schedule ang pag-on ng power supply mula 4 PM hanggang 12 midnight lang. Pwede na siguro yon para makapag-charge ng phone ang ating mga TikTokerists. Pero bakit nga ba lumubog ang Batasan Island at ang mga kapitbahay nitong isla? Totoo kayang darating ang panahon na tuluyan na silang mabubura sa mapa? Tubig is life. Yan ang motto ng mga residente sa Tubigon Island sa Bohol na nasanay na raw sa araw-araw na pagbaha. Pero paano kaya kung ang nakagisna nilang tahanan ay mabura sa mapa pagdating ng araw? Lumulubog ng mga isla, mga residente dapat bang mangamba? Taong 2013 nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang lalawigan ng Bohol. Dahil sa pagyanig, nabago ang topografiya ng Batasan Island at mga karatig isla. Lumubog ang kalupaan ng halos 1 metro. Kaya pag high tide, mala water world ang mga isla. Pero ang mga residente ng Tubigon Islands, sa halip na lumikas, nag-adjust. Nakapag-adjust naman ang mga residente sa araw-araw na pag-upay niya. Halimbawa, elevated na ngayon ang mga bahay, nag-iipa naman, pero ng second floor ng bahay. Matapos ang malakas na lindol noong 2013, inalok naman daw na mag-relocate sa mainland ang mga taga-isla. Pero iilan lang ang napapayag na munisipyo. Kung may bagyong malakas, force evacuation na ang bisiya ng LGU. Isa rin sa mga binibisyo ng mga manggo ang nagsisilbing barrier ng hangin o water breaker ng tubig dagat pati masyadong malakas. Pero kahit nakalubog ang pamayanan, pinagmamalaki naman ng mga taga-Batasan Island na malinis ang tubig bahari rito. Meron din programa ang LGU through our solid waste management na mag-barter ng 1 kilong plastic to 1 kilong bigas. Nakukuha namin ng mga plastic sa barter na ginagamit namin ng mixture sa tinatawag ng pinipuhang blocks. Meron din kaming schedule sa pagkuha ng basura sa mga isla. Ang nangyayari ngayon sa mga isla ng Tubigon ay posibleng lumala pa dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa mga karagatan. Nandyan din ang banta ng malalakas na bagyo. 54 hectares ang lawak ng mangrove na itinanim ng mga residente LGU supervision ng DNR noong 1990s. Nung lumaki na ang mga bakawan, doon na nila nakita at naranasan ang kasaganaan ng resources ng dagat at maaasahan pa bilang depensa sa mga bagyo. Marami pang posibleng mangyari sa Tubigon Island dahil sa climate change. Pero isa lang ang sigurado, ang mga residente rito handang mag-adjust at makibagay sa mga pagbabago. Mapa-low tide o high tide man yan, tuloy ang buhay sa binabahang mga isla. Hanggang sa susunod na usong dance challenge sa social media.